Kapag ang topic ay usapang mapagkakitaan, usapang negosyo, usapang trabaho, tara, italakay natin yan. Good morning, kumusta? Kumusta ang buhay? Kumusta ang paghahanap buhay? Kumusta ang diskarte ng buhay? Isang panibagong araw, isang panibagong vlog, isang panibagong pagsusumikap ulit tayo ngayon, no, mga kadiskarte? Balik tayo sa pinag-uusapan. Simple lamang ang ating gagawin ngayon, yung tinatawag na banana chips. So same pa rin ang mga kadiskarte ang ating ingredients sa banana chips. Hilaw na saging, mantika, at saka asukal. So ang gagawin na lang natin ngayon, yung hilaw na saging ay binalatan na natin at gagadgarin. Oh no, i-slicein po natin siya ng maliliit. So katulad po ng nangyari ngayon, ayan. Ito naman rin. Ay, hindi na. Tingnan mo. At nandito na po ng mga kadiskarte yung ating na it and ating na slice na maliliit na mga saging ano. Ang gawin natin ngayon, magpre-prepare po tayo ng mantika. Pero bago po ang lahat, bago natin siya ipiprito, huhugasan po natin ito para mawala po yung dagta natin. Kaya samahan niyo ako, samahan niyo kami sa samahan niyo kami sa paghugas ng mga kadiskarte. Come on. Mga kadiskarte. Oh, ano? Hello! Oh. Dalawa o tatlo, apat, minsan nga lima, no, mga kadiskarte, minsan nga lima yung paghugas nito hanggang sa mawala talaga yung dagta ng saging na nakikita natin. Ayan, ganun. Ay, isang bisis lang natin siya lagyan ng asin. And then, hugasan na lang po natin siya. Okay? And then, pagkatapos nito, i-drain natin. And then, magpe-prepare na po tayo ng mantika na ating so, ang technique no, mga kadiskarte sa pagprito ng banana chips, kailangan talaga po natin ay bultong-bulto para hindi sisipsipin po ng ating banana or saging yung ating mantika. So, kailangan natin yung bulto at lumiliyab na po. Yan. Antayin na lang natin ito ng mga kadiskarte na mag-brown o mag-golden brown habang ina-adjust yung apoy na malakas para hindi po, yun nga, para magiging crispy siya. Kailangan yung apoy natin ay napakalakas. Ganun ang technique po sa pag-deprito po ng ating banana chips. Kasi pag hindi po malakas yung apoy ng mga kadiskarte, nagiging makunat po yung ating kasi banana. Matapos po na nakita natin na golden brown na siya, yung ating na-prepared na asukal, yun lang po ang paglagay natin. Ayan. Ngayon mga kadiskarte, nandito na po yung finished products natin ng banana chips. Ang gagawin po natin dito, kung gusto man lang natin siya ibenta, ilagay po natin siya sa isang bag or cellophane. Meron tayong na-prepared no, mga kadiskarte na standing pouch. No, 60 grams po ang timbang nito. Ano siya sa merkado no, mga kadiskarte. Sa 60 grams kasi ang kuha nito. Ang laman. Sampo lang po ito, no? Dahil balak din natin gumawa ng ganito and then gawin din natin pampasalubong at lagyan natin ng label. Okay lang ba? Ganito? Opo. Ayan. Pero ang liit niya, no, mga kadiskarte.
sa bagong paglagyan natin. Wow, ang cute. Cutie cute cute. May bibili kayo ng ganito. Ang bagong 5 piso. Ganun. 6 yan. Ayan. Ha? Standing coach mo pa. So, magkano yan? Size. Size yan? Ba? Mahal yata ng standing pouch. Silupin na lang. Mahal yata ng standing pouch. Ito yung sample ng mga kadiskarte. Yan. Siksik na po. Ayan. Yan. Ito po yung 10 peso. Ito po yung 6 peso. Yan. Ganun. So, sa mga gustong magnegosyo dyan, sundin nyo lang po ang ginawa namin. Meron po tayong instruction, meron po tayong ingredients. Kung gusto nyo magkaroon ng ingredients, comment down below at ibibigay po namin. Or either, nasa description po yung ingredients natin. Simple lang po ang ating ingredients ng mga kadiskarte. Mantika, asukal, banana, chinik lang ang kailangan natin. So, sundin nyo lang yung procedure natin. Yung paghugas, yung pag-prepared, yung paglagay ng asukal. Yun naman. Yan po ang ating gawa ngayon, ang paggawa ng banana chip. So, bago po natin tapusin, sana subscribe nyo kami, follow nyo kami, mag-comment po kayo ng mga kadiskarte. So, hanggang sa sunod na pagkita natin, pagsama-sama natin. Hanggang sa muli, sasabi lang namin sa inyo na God bless, take care, and we always be.